kasi gusto namin sigari nagpe-perform lang, hindi nagpapastor. Paano niyo po hinaharap yun? May mga tumayo at umalis. Akala nila pop concert yung pala. Ay, ano ba ito? Mga inspiration na hindi. Kilala ko, nakita kong umaalis sila. Sir Gary, magre-retire ka na po. I may be Mr. Pure Energy, but I'm also human. I know that it's time. That has to come to an end. Napapagod din ako. Talaga? Oo. Can you... Anyway, since you have this on video, I have to check lang my sugar kasi parang mababak yung sugar ko. Really? Yeah, I have a gadget here. Oh, you see? It's low. I need something sweet. Dapat nasa mga 100, 120, and 153. Medyo pinapawisan na ako. Pag may mga nangyayari na hindi nyo akalain na biglang andyan na, just wait. It's my sugar. Naku, isang malaking karangalan po ang makaharap. At ako'y nanginginig po dahil alam naman natin, grabe. Pag nagsalita ato, dire-diretso, oo. At English pa, mapapalaban ako. Siyempre, lagi nilang tanong, saan kaya niya nakukuha yung energy niya? Ang ating bisita, Mr. Gary Valenciano. Hello, hello, Sir Gary. OG. Gagawin ko ang lahat para yung English, medyo, tabi natin muna. Pero basta tulungan mo ako pag medyo hindi ko mahanap yung tamang salita, you help me in Tagalog. Oh, napakalinaw kasi magsalita ni Sir Gary at napakaayos ng latag ng kanyang mga salita. Anyway, ako bilang fan at hindi ko nakakausap kunwari si Gary V. Ang tanong nila, saan ang gagaling yung energy ni Gary V? At your age, na talagang maliksi pa rin pagdating sa stage. Oji, may binanggit yata si Itos Maricel Soriano. That's the first time na narinig ko na nanggaling sa kanya yung halaga ng pagmamahal mo sa kung anong ginagawa mo. I still love what I do. I love it so much. And I think yun ang pinaka-basic element na nandirito sa puso ko. Kaya hanggang ngayon, kahit medyo papunta na ako sa senior citizen, maaring hindi na kasing sigla o kasing laki yung mga galaw ko ngayon kesa dati, pero mahal ko pa rin yung ginagawa ko. And thank God na talagang, masasabi ko talaga thank God because that's really the reason why hanggang ngayon, kaya ko pa rin yung mga dati kong ginagawa. Oo, kasi syempre, napakahusay na singer, napakahusay na dancer. Paano nyo napagsasabay yun? Para, kasi yung iba talagang kung sayaw, sayaw lang, walang kanta. Yung iba, kung kanta lang, walang sayaw. Tapos, hindi pa rin nagbabago yung timbre ng boses nyo. Parang hindi hinihingal habang nagsasayaw kayo. Okay, yung pinakamalaking salita dun sa binanggit mo ay yung salitang parang. Parang hindi ka hinihingal. Parang hindi ka napapagod. Napapagod din ako. Talaga? Oo. I'm 59 years old, okay? And hindi ako nahihiya na sabihin sa tao kung ano yung edad ko because it becomes more, mas may impact yung mga sinasabi ko pag alam ng tao kung ano yung edad ko at kung paano ko ginagawa to. Pero hinihingal talaga ako. Minsan pa nga, yung mga dati kong kanta na medyo matataas talaga ng mga yung boses ko, binababa ko ng konti pagdating sa live. And that's okay kasi ginagawa pala ng lahat ng mga foreign acts na nakikita natin, binababa nila ng kahit konti. Kasi iba kasi yung nasa recording studio ka tapos kakantahin mo yung matataas na tono. Pero pag magkamali ka, may take 2, may take 3, may take 4, may 5, 6, 7. Pero pagdating sa live, walang retake yun. So you bring it to a range na kung saan kayang-kaya mong gawin. And then, game! Gawin natin. Hindi naman na mahaharap ang tao. Oh, sa mga foreign acts po, normal yan, di ba? Yung sing and dance sila. Pero, Diyos ko, sa kalagayan ninyo na meron pa kayong iniindang karamdaman or meron kayong alam ng lahat na diabetic kayo, di ba? Kaya doon sila natataka. Saan galing ang energy? Well, may sakit pa kayong ganun. Yeah. Yun talaga. Siguro, kaya ako nagiging medyo bold on stage pag binabanggit ko ang pangalan ni Lord because pag talagang nilatag ko ang lahat ng mga pinagdaanan ko, pagdating sa kalusugan ng katawan ko, it's amazing. I mean, diabetes is one. Kanina, bago tayo mag-take, binanggit ko sa iyo, nagkaroon na ako ng hepatitis. Okay. Eh, yung hepatitis, liver yan, di ba? Eh, what you need are sweets. Eh, bawal sa akin ng sweets, di ba? So, paano yun? Nasa college pa ako noon, yung nangyari yun. Hepatitis, nagkaroon na ako ng dengue, nagkaroon na ako ng COVID, which many people have gone through. I've had cancer in my kidney. I've had a bypass. Ilan lang yun sa mga pinagdaanan ko. Pero, iba ang plano ni Lord. Alam niya kung ano yung maaring maging sitwasyon ko
in the next few years. Pero ako, ayoko nang isipin kung ano ang mangyayari sa mga darating na mga taon. Alam ko lang na dahil sa kanya, kahit anong maaring dumating o dumapo pa sa buhay ko, siya ang mag-aasikaso ng lahat. Siya ang maaring maging problema, maaring maging isang hadlang sa mga gusto ko pang gawin. Pero I think if I put myself dun sa sitwasyon na alam ko na ang buhay ko ay nasa kanyang mga kamay, edi kahit na ano pang dumating, yun ang pinaka-safe na lugar para sa akin. Is to know that I'm in the safest place I can be. Meron akong isang kaibigan, naging pastor na siya, si Ray Ann Fuentes, yung nagsulat ng kantang Paano. Yung yakap, yakap ko siya. Siya yung nagsulat nun. Siya yung nagsabi sa akin na yung safety is not in the absence of danger, it is being in the presence of the Almighty. That's where I'm at. Kasi kahit wala akong diabetes, kung nasa kotse ako o nagbibisikleta ako dahil nagbabike ako, di ba? Meron at meron din maaring mangyari sa akin. So, because I am in God's hands, that is the safest place for me. Ano yung feeling niyo? Or meron ho kayong idea? Bakit ang lakas niyo kay Lord? Hindi ako malakas kay Lord. Eh kasi ang dami ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ninyo pero nalampasan ninyo. Yeah, that's true. Diba? Eh sa iba, ibibigay mo yung ganung kalagayan ninyo. Tsaka ano, ito pa, no? Kasi ang inaakala ng marami na si Gary Valenciano laging may halo. Kasi mabait yan eh. Kasi ito yung ginagawa. Actually, that's not the truth. I have a halo, pero minsan napupundi rin yan eh. Minsan nga, ang tagal na mapunta. Talaga, ang tagal bago bumalik yung ilaw. Pero siguro nilalagay ko lang ang sarili ko dun sa willingness to be used. Kahit na alam ko, hindi ganun kapopular, na piliin ko yung road. Yung tipong nandun ako sa entablado, babanggitin ko yung pangalan niya, ikikwento ko yung mga pagsubok na pinagdaanan ko. Most people would rather not do that eh. Most people would rather just go out on stage, sing the popular songs. Ako hindi. I'm going to grab the opportunity na humigit pa dun kesa pagiging isang entertainer na okay naman. I've received feedback upon feedback upon feedback, both through messages on Instagram or messages sa YouTube. Kinikwento nila yung kung paano nakatulong yung mga kanta ko sa buhay nila. Yan ang isa sa mga bagay na masasabi kong maaring hindi alam ng lahat. Maaring ako lang ang makakakita, ako lang makakapag-respond. Kunyari, itong concert na to, Pure Energy. Sabihin natin, we'll have 10,000 people there. Eh ano ngayon kung may 10,000 sold out pero walang umuwi na may parang wow, yung kanta na yun, yun ang nakatulong sa akin. Wow, yung mensahe na yun, yun ang kailangan ko ngayon. Kung walang ganun, for me, kulang yung ginawa ko. At nag-entertain lang ako. Eh yun din ang ginagawa ng lahat eh. Pero kung may isa dun na makaka-uwi at magsasabi na, yan ang gagawin ko. Pag uwi ko, ito yung gagawin ko. Haharapin ko yung sitwasyon, yung relationship ko sa bahay na medyo. Pero dahil sinabi ni Sir Gary, o dahil narinig ko yung kanta na yun, yan ang kailangan ko. Tapos gagawin nila yung, kung ano yung mensaheng nakuha nila. That for me, that's the only time na masasabi ko, success. Yung sinabi nyo kanina, Sir Gary, na go on stage and perform ka lang. Ako kasi bilang manonood ng isang Gary V concert, alam ko naman meron kayong mga moments ng mga nagbibigay kayo ng inspirasyon, ng motivation at mensahe sa mga tao. Yung iba, parang ayaw nilang marinig yun. Gusto nilang mag-perform lang si Gary kasi gusto namin si Gary nagpe-perform lang, hindi nagpapastor. Paano niyo po hinaharap yun? Ang pinakamahalaga sa akin kasi ay naniniwala ako sa prinsipyo na planting good seed on good soil. Meron akong lesson kasi na binibigay din sa mga kaibigan ko na minsan, the good seed will create fruit in time. Pero iba-iba ang ano yan eh. Like for example, if you plant a banana tree, in a few months you have a banana tree. If you plant a pineapple, it's 1 year for one pineapple to grow. Yung buko, yung nakikita, di ba? Ako, I love buko juice. That takes years. Sometimes 7 years before you see the tree. And then, pag dumating pa yung bagyo at nawala yung balik na naman, you have to do it again. So, it takes time. So sometimes there were people, may mga lumalapit sa akin na dati hindi nakikinig sa mga kanta ko na inspirational music kasi hindi nila type yun eh. But now that they have kids, or now that their kids are teenagers, or now that they have problems with their health and all, nagiging totoo yung mga kanta ko. But it takes time before that happens. Eh, yan ang calling sa buhay ko eh. Dati alam mo, nagkaroon ako ng isang inspirational concert. May mga tumayo at umalis. Akala nila pop concert. Yung pala, ay, ano ba to? Mga inspirational. Umalis. Kilala ko, nakita kong umaalis sila. But in time, na-realize din nila, siguro nung napanood ko yung concert mo, hindi pala yun ang inano ko. Pero ngayon, pag magkaroon ka ng concert na ganun uli, makikinig na talaga ako. Uupo talaga makikinig ako. Malamang maiintindihan ko yung mga mensahe. Pinapahatid mo sa mga tao.
At saka, tinan nyo naman ngayon. Oh. Ito nga, nakita ko one last time ang inyong, ang inyong concert. So, Sir Gary, magre-retire ka na po. Alam mo, itong title now, Pure Energy, wow! Pero yung nakitang one last time, alam ko, maraming nagtatanong, ha? Hindi na siya mag-perform, magre-retire na. I did not say I was going to retire. Hindi ako magre-retire. I think kung yan ang ginawa ko, pati si Lord magsasabi na, teka, oh, wait, anak, teka, sandali. Hindi mo pa panahon para mag-retire. Kasi binabanggit ko rin sa tao, basta tumitibok pa rin ang pusong to. Tuloy-tuloy pa rin ang gagawin ko at gagawin ko ang lahat na kailangan kong gawin. Until this heart no longer beats. That's it. So this one last time is 59 years old. Pag binanggit ko kasi sa tao na magkakaroon ako ng isang concert sa MOA o sa Araneta Coliseum, ang ine-expect ng tao, hataw na, wag kang mapagod, hataw at gala, ako at ikaw. Gagawin ko talaga yun. But at this age, I think it's time that I will move on to continue with my music but maybe in smaller venues. At parang naranasan ko talaga to last year when I did a series called Back at the Museum. Smaller venue, 800 people lang ang seating capacity. Pero yung mga nanood nun, may mga bumalik 3 to 4 times. Talaga? In fact, nag-golf ako nung isang araw, may lumapit sa akin mga early 30s. Hi, Sir Gary. Sir, I just want to say that I watched your Music Museum concert. Well, thank you for watching. Yes, sir, I watched it 4 times. Hindi ko kilala yung taong yun, ha? Pero there's a difference kasi with a big venue and an intimate venue. Those concerts, kaya ko pang gawin. In fact, magtutour pa kami this year. But it's smaller venues na. Ha? Mga 2,000. Uy, malalaki yung mga venue. 2,000. Yeah, it's big. But it's not a 10,000-seater na kung yung mga galaw ko, medyo kailangan iba yung hataw. For me, andun na ako eh. You know? At ayokong umabot. OG, ayokong umabot na 62 years old, 63 years old yung mga tao. Wow! Pero medyo, medyo. Pero wow, ang galing pa rin. Oo, pero pwede nang mag-retire. Ayokong parang umabot. Parang chini-cheer ka, pinalalakas ng loob mo. Oo, ayoko ng ganun. So in other words, kasi ilan beses ako nagko-concert sa Coliseum. The last time ko was 10 years ago. So if I do another Coliseum in 5 years, 65 years old na ako noon. Hindi na, ayokong umabot sa ganun. For me, this is the right time. Is it gonna be the end? No, but it will be the end of something. It will be the end of a chapter. It won't be the end of the book. Chapter lang. Then we'll open up new chapters. Kahit basahin nyo yung first time na lumabas ang post ko sa Instagram, basahin nyo yung caption. I'm looking forward to new chapters, new performances, new challenges. So mayroon pang darating na mga bagong mga events sa buhay ko. And I'm looking forward to it. Kasi baka nasanay sila, Sir Garin, yung hataw mo sa stage. Eh, yun pa rin. Nakakalimutan nila. Uy, nanganganak ang edad ko, ha? Correct. Alam mo, can I share an experience na nangyari sa isang concert na hindi concert ko, pero concert ni Regine Velasquez, yung Regine Rocks. By the way, may repeat din siya. You know, I think it's gonna happen a week before my concert. Pero dun sa concert niya, sa MOA din, alam mo, pagpasok ko, marinig ko yung tao. Agad-agad, yung unang feeling was, mamimiss ko to. Pagkatapos ng concert, mamimiss ko to. Pero umupo ako, tapos dun sa concert ni Regine, habang nagbibihis siya, tuloy pa rin yung tugtog ng banda. So andun ako, nakita ko umalis siya, tapos nakikita ko yung tao. Tapos may nandun sa tabi ko, isang taong hindi ko kilala, dalawang babae. Sir, pwede bang magpa-selfie? Yes, sure. So selfie kami. Sabi ng babae, Sir Gary, sorry na miss namin yung concert mo sa Music Museum kasi sold out, walang tickets. So syempre, wow, sold out, okay. Pero sabi ko sa kanya, it's okay, don't worry about it. But sir, papanoorin ka namin dito sa MOA pero narinig namin ito daw yung last mo. Sir, bakit? So, sabi ko, yeah, it will be my last one. But you know, it's my last big one. Kasi you know, at this age, at 59, it's very hard. So, sir, 59 ka na? Sabi ko, yeah, I am. Hindi ko na tinuloy yung kwento. At sabi niya sa akin, gumanon pa siya, okay, sir, I understand. Alam niya, kahit mukhang mid-30s pa siya, alam niya na para gumawa ng isang concert sa isang malaking venue, it's tough. I may be Mr. Pure Energy, but I'm also human. And I know, I have prayed about this. I know that it's time. It's time for these big concerts, solo, all out, pure energy, that has to come to an end. Of that scale, na ganun kalaki. Pero pagdating sa mga collab, let's say with Bamboo, I'll collab with Sarah Jeronimo, I'll collab with, say for example, Julian San Jose, yan pwede pa, collab. Pero yung mga solo na, magasasalamin, parang, okay. Para sa lahat ng mga nakapanood sa akin, thank you.
Ha? Tapos na? Yeah. But there's more. Oh, pero hindi ka pa na... Eh, problema mo na yun. 40 years ko na ginagawa yun. Oo nga. Now we move on to other things. And I'm excited. Kasi andito sa puso ko na meron pang gusto kong gawin eh. Movies? Why not? Theater? Why not? Concerts? Sure. Pero let's bring it dun sa mga venues na kung saan ganito lang yung layo ng audience sa akin. And I'll be continuing doing that. At kayo lang po yata nakagawa ng 100... 102 concerts sa Music Museum. Grabe. Kumusta po ang ticket selling? Balita ko po eh, sold out o almost sold out na. Yeah. Eh sa ano pa to? Sa April? April 26 and 27 sa Mall of Asia Arena. And I'm happy to say, it's a good problem. Kasi yes. Ang daming nagtitext, ang daming nag, alam mo, maraming mga random fans na magsasend ng direct message sa akin, Sir Gary, eto, may screenshot pa, sold out na, wala nang ano, eh, wala akong magagawa. It's a good problem. However, I might sit down with you again. Kasi I don't think I can say it yet, but we're hoping for things to happen that will satisfy the ticket buyers na unfortunately hindi nakabili ng ticket. Maybe we might come up with an announcement. There's nothing certain yet, but we'll see what we can do. Ang aga pa, pero may clamor na ng repeat. It's a good problem. I never expected from my 40th year magiging ganitong kahat yung tickets because ang bilis-bilis talaga. Pinagtaka nyo pa na almost sold out o masosold out na talaga siya. Eh, Gary V naman na kayo. Ang daming mas mga bago ngayon dyan na kinababaliwan ng mga Gen Z, ng millennials. Meron pa rin mga nanonood pala sa akin. Yun ba yung pinagtataka nyo? Yeah. Kasi ang pinakamagandang messages na nababasa ko, I'm taking my family with me. Ibig sabihin, pati yung mga kabataan, dadali nila. Alam ko, yung mga kabataan, sa umpisa ng concert, siguro ganito lang sila. Yeah. Cool. Pero sana, pagdating sa dulo ng concert, pati sila, okay, naintindihan ko na ngayon kung bakit. Ganon si Mami. Oo, ganon si Mami, ganon si Daddy, ganon si Tito, si Lolo. Dahil yung mga Lolo, Lola, kay Martin Yavera yun. Pero sa akin, ganon kami ni Martin palagi. Pero Martin was ahead only by 1 year. It's the same generation. And I'm so thankful talaga. Especially pag nakikita ko yung mga kabataan na pag pinapanood ako, tapos at the end, parang, Sir Gary, you know, my mom loved you, but thank you so much because now I understand kung bakit ganun si nanay, ganun si tatay. And that is like fulfilled. It puts more energy, more desire, more excitement na meron pa pala. Kasi, share ko lang sa'yo ha, meron akong advocacy kasi called Face to Face. Ito yung mga pagkakataon na kaharap ko ang mga iba't ibang estudyante from different universities and high schools and colleges. I visited about 58 of campuses since 2018. Kahit na nagkaroon na ako ng bypass, at nagkaroon na ako ng problema sa ano, may pandemic, ginawa namin online, tinuloy pa namin. And I'm still going to do it. Alam mo, yung mga kaharap ko, 16-year-old, 15, hindi sila lalabas at manunood ng concerts ni Gary V. Manunood sila ng SB19 siguro. Uh-oh. Manunood sila ng mga iba't ibang mga bagong ano. But why is it na kahit na sinasabi nila na ang attention span ng mga to ay napakaiksi? You know, I don't believe that eh. I believe it's true if you talk to them. But if you talk with them, 2 hours magkasama kami. They still want more. I share my story. I share my music. Yung mga kanta ko na hindi naman nila naririnig, they will not go out of their way to listen to my music. But for that one moment, you make a connection with them, hindi natin alam kung ano ang magiging role na yan sa mga darating pang mga taon na maaring hindi na nila ako makita uli o hindi sila lalabas manood ng concert. Pero in that one moment, I was able to plant good seed, hindi lang on soil, but on good soil. In the course of time, you will produce only good fruit. That's what I'm saying. It doesn't have to be big, but it can be intimate. It can be memorable, unforgettable. And that's where I'm moving. It started that way. And thank God, hanggang ngayon, nakaka-connect pa ako sa mga student bodies in a very, very different way. I would love for you to experience it one of these days. Yeah. Sasama. I'm looking forward to campus number 59, 60, 61, 62, 63, wow. 64. I'll keep on going until hindi ko na kayang gawin. Mm-hmm. But it's, you'll see why. One of these days. Mm-hmm. So, yan yung isa sa mga purpose ng buhay mo. Kaya, yes. Kaya dinugtungan ni Lord yung buhay mo. I think so. No? I think that's why. Wait, anyway, since you have this on video, I have to check lang my sugar kasi parang bumababa yung sugar ko. Really?
Yeah, I have a gadget here. Oh, you see? It's low. I need something sweet. Dapat nasa mga 100, 120, and all this. Oh. So anyway, it's captured on video. Dapat nasa mga between 80 to 140. Ngayon nasa 53. So bago magkaroon ng konting problema, best to just take my time, take something sweet na healthy, like a shake, banana mango shake. That's what I'm taking now. Oh. So hindi nawawala yung kahit sa kotse. O kahit sa bulsa, meron kang candy or something. Kahit sa concert, andun sa tabi yung mga drinks ko na kailangan ko. Sa mga hindi nakakaalam, paano nyo po nararamdamang bumababa ang sugar nyo? Well, my heart begins to palpitate. If you look at digital display of energy, dati yung analog, may parang needle na zzz, makikita mo, wow, okay yung energy ni Gary V. Biglang gumagano, no? Yun, nararamdaman ko na parang bumababa yung energy. I'm trying to bring it there, but I can't. And I will not be able to unless I bring it up again, the levels. You know what? Baka may pastry. See, I can smile because that's the only time na makakakain ako ng pastry, ng cake, spaghetti, ng pizza. Yeah, that's the only time I can take that. Pero pag hindi, pag normal yung, ano, hindi pwede. Yeah, it's a balancing act. Pero I've done it for 40 years. It's hit or miss. Minsan, it's okay. And it's not, but kita nyo naman, yung hinahangaan natin, tinaw nyo naman yung pinagdadaan niya. Tapos yung mga, yung bahagi ng kanyang routine every day. It's a routine. Si Angeli, pag bumabiyahe kami, minsan ang hindi mo lang makikitang bitbit namin ay refrigerator. Andun sa bag niya yung may microwave, may chest freezer, may lahat. Oh, andun! Pero kailangan eh. Minsan may mga nagsasabi ang OA naman ni ano, eh, mas okay na maging OA kesa makita na dinadala sa ospital si Gary V dahil wala siyang dalang mga importanteng gamit or mga foods na kailangan niya just in case. Paano niyo ginagawang magaan ang buhay niyo? Kasi yung ibang mga ibang tao, malaman nila lahat ng mga pinagdaanan niya si Gary. Tapos, ha? Yeah, you can still afford to smile, to perform. Because may tao eh. May mga nakikinig pa sa mga kanta ko, nakakatanggap akong mga letters. Minsan handwritten pa, sir, thank you so much. That song spoke to me. So I do this. I take care of myself para sa ganun. In fact, after this whole thing is done, kung nandyan yung bike ko, I'll bike home. Babike pa ako. Really? Yeah, but in the middle of the biking, I'll check. Oh, mababa. Kukunin ko yung bag ko. Inom ako ng juice. Hintay ako ng sandali. Minsan may mga dumada. Uy, Sir Gary. Oh, kamusta ka na? Kwentuhan on the street. Then, okay, game. Uwi. You look at the situation. Mahirap kasi may diabetes. But may mga bright moments. So, may mga taranta days si Tita Angeli sa'yo. Mm-hmm. Especially when I'm biking. Nag-aalala siya. Dati. Ngayon hindi na. Now, she knows that I take care of myself. Anywhere. Whether I'm playing golf or biking or working out, she knows that I have to take care of myself. Kasi may mga apo na kami, si Leia at si Luch. So I wanna be around as long as I can so I can see them grow. Si Kiana, when she gets married, if she has a baby, I wanna see that. I wanna make sure that I'm there for her. Ano po yung maishashare ninyo sa mga tao na dapat meron sila o dapat hindi nila gawin? Yun ang dapat. Unang-una, tayo, we're all made of different parts. And all of us have different roles in life. Like for example, ako, dahil kumakanta ako, siguro the part of my body na nagre-represent sa akin more than the heart is maybe the voice. I speak. Binabanggit ko to because all of us have different likes. You might like the color blue, I like the color green. You might like pastries, I like fruit. So may kanya-kanyang preferences in life. I want to make people know that if there's one thing that binds us is our bodies. We all have the need to try and be healthy. We all have the need to fulfill our dreams and our desires. But there are also temptations in life that move us away from becoming our very best. Now, if you ask me, what's my message to people? Anong kailangan nilang gawin? Ano yung mga hindi dapat nilang gawin? When I was diagnosed a diabetic, yung doktor ko, pagdating ko sa Pilipinas, gave me a free diet. So, ibig sabihin, I could eat anything. So, tinanong ko siya, how can you make me eat anything? And he said, you have to learn from your experiences. So, if you eat something na hindi mo dating kinakain, pero you want to try it, you learn. Check your sugar after that. Is it high or is it low? Learn from it. Hindi ko sinasabi na kailangan gawin niyo yun. Kahit hindi kayo diabetic. What I'm saying is, life is going to come to you and it's not going to be the same for everyone. In my case, I became a diabetic. My parents split up all in a span of 3 years and my house burned to the ground.
So ang dami-dami nangyari na hindi ko akalain na meron palang mas malaking purpose si Lord para sa akin. Same with everybody out there. You might be working out, you might be in the best of health, and then your doctor tells you have cancer. I had cancer. What I'm trying to get to is this. No matter what you're going through in life, no matter how great, no matter how bad, take it from me. I have been given everything. The best in life and the most difficult in life. And through it all, if there's one thing that remained constant, it's the faithfulness of God. Even when I was not faithful. Even dun sa mga poor moments na binigay na sa akin ng lahat, pero ginagawa ko pa rin yung mga hindi dapat. And it's deep. It's a very deep message for everybody. But do learn from the decisions that you make in life. Because there's always something to learn from every decision, whether it's a good decision or not. Especially pag may mga nangyayari na hindi nyo akalain na biglang andyan na. Wait. It's my sugar. Can I have more juice, please? Hindi naman ho yan nangyayari kapag natutulog na kayo. Actually, nangyayari yan. Which is the worst. Ah? Yeah, it's the worst. Buti na lang, I wake up. Or sometimes she'll wake me up. Yung isang ganito ko, may alarm. Nakakonect sa phone. So sometimes when I'm asleep, magaganon niya. Pagising ko, and I open the phone, it's there na. Naka-red, low. So then I go and eat. Pero wala pong episodes kapag sumasayaw kayo na nararamdaman yung bumaba yung sugar niyo? Hindi, nararamdaman ko naman. Kahit humahataw na kayo? No. Usually, nararamdaman ko before. Kasi I'm always thinking, okay, susunod na part, anong gagawin natin? We're doing hataw na, we're doing Shout for Joy. Check muna. On stage. Hey guys, I have to check first, ha? Okay, I'm good. I'm good. Pwede, tuloy-tuloy yan. Hindi mangyayari yun. Or minsan, I'll check and it's not good. Okay guys, medyo it's low. Okay, habang nagkakwento ako sa audience, umiinom na ako ng juice. So when my sugar goes down, I have to take some of this. Oh. But I'm gonna be fine. Okay, let's check again. Mga 3 minutes later, check. Okay, I'm good. Game. Bang! Then tuloy-tuloy na. Pero may requirement po ba si Sir Gary na dapat may naka-standby na yes. Medic or ambulance? Yes, kailangan talaga. At pag nakita ko sila, lagi kong sinasabi sa kanila, I hope na ang gagawin nyo ngayon ay walang iba kundi manood. Wala tayong episode na... Oh, so meron po ba kayo dito sa concert yung One Last Time? Eh, syempre ang asahan nila dyan, oy, One Last Time na to, itotodo na ni Gary V dito. Meron po ba kayong disclaimer dito? Meron akong isi-share in the concert. Itong One Last Time, ito yung feeling na One Last Time, nangyari na sa akin to, na-feel ko na to noong 2019. In fact, meron na post si Paolo. 2019, ha? We talked about it. But at that time, my feeling was, pagod na ako. My heart, I just came from a bypass. I came from, parang ayoko nang itulak pa ang sarili ko na puro hataw lang ng hataw. I want to pull back. So I want the next concert to be the last one. So iba yung mindset ko noon. And Angeli, we were talking about the songs. Okay, so ano yung mga songs ko through all of the years, no? Ano yung mga songs na gagawin ko? Habang binabanggit namin yung mga kanta. Okay, sana maulit muli. Oh, yung mga Take Me Out of the Dark. Oh, yung Kailangan Kita. Oh, yung Babalik Ka Rin. Napaiyak talaga ako kasi parang, wow. You know, the years. But at that time, the mindset was, ayoko na, pagod na ako. So Angeli came behind me and she hugged me like this. Wala, bumigay talaga ako. And Paolo took a picture of that in 2019. Pero dumating yung pandemic, nag-concert ako online, parang okay ah. Tapos nag-tour ako nung 2022, nag-tour ako nung 2023. Katawan ko, parang lakas-lakas ko ngayon. Parang ganun. So I said, maybe no more na. But then, something happened to me in 2023 that is tied up with something that I saw in 2008. I know, we're all going like, so 2019 and all. In the concert, I will share what I saw. The reason why I'm calling it One Last Time ay hindi lang dahil sa kung anong nararamdaman ko and or my age. It was revealed as in I saw something happen. But it happened in 2008. Hindi ko maintindihan kung bakit yan ang nakita ko noong 2008. So now malinaw, I see it. Malinaw na sa inyo. Malinaw na ngayon kung bakit pinakita sa akin noon. That's what I'm sharing here. I cannot go into the details now, but it's best if you don't only hear it, but you see it. And that's gonna happen in some part of the show. This one, Pure Energy, One Last So, time. Lahat po ng mga hit songs ninyo ay inaasahan ng mga manonood na maririnig nila. Tama?
we're going to give people the most that we've ever given before. Okay? Kasi usually, mga concerts, 2 hours and all. Humanda na kayo. We're gonna give as much as we can to everybody. Sa dami po ng mga hit songs ninyo, ano po yung pinakabagay o yung akma sa buhay niyo na song? Naku! What a good question naman! Ah, sa ngayon ha? Sa ngayon, it would be the song called Ililigtas Kanya. Isa sa mga theme songs na ginawa ko para sa Ang Probinsyano. Kinuwento ko yun nung pumanaw si Deo and Rinal. Kinuwento ko dun sa mga nandun sa wake ni Deo na kakatapos ko lang magkaroon ng procedure in 2018. Pumunta sa bahay si Deo, B-Boy, and Coco were there. At tinanong ako ni Coco kung pwede akong gumawa ng isang awitin, bagong theme song para sa Ang Probinsyano. Sabi ko sa kanya, Coco, matagal na ako hindi nagsusulat na kanta. Ayoko naman gumawa ng kanta para lang masabi ng ABS, ito na naman ang bagong awitin ni Gary Valenciano. Pero pangit, di ba? Kasi wala akong inspirasyon. Siya yung nagkaroon ng idea na mag-collaborate ako with Jonathan Manalo. And Jonathan Manalo asked me tungkol sa kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi ang gusto nila, magkaroon ako ng isang kanta, hindi tungkol sa Ang Probinsyano, pero tungkol sa kung ano yung mga pagsubok, yung mga iba't ibang problems na pinagdaanan ko. Because ang gusto nila, isang awitin na magiging theme song ng tao, hindi ng Ang Probinsyano. So ayun, isipin mo lahat ng pinagdaanan ko, no? Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, hindi alam ang dahilan, ang nakabibinging bulong. Natatakot, di maintindihan ng sugat ang puso't isipan. Manalig na hindi maligaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala. Kung bumuhusang ulan, ano mang pagsubok may dahilan. Minsay walang kasagutan sa gitna ng unos, pangako niya'y di ka iiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan, ililigtas kanya.